Secretary, matagal ho ba ang hidwaan niyo ni President Hidalgo? Alam mo, I'm not sure. Kasi ang turing ko naman sa presidente ay isang matalik na kaibigan. At wala naman akong tinatanim na galit o sama ng loob sa kanya. Kanya talagang naguluhan ako sa nangyari. Ako na dati niyang kaibigan, ngayon ay biktima na niya. Ano ho ang masasabi niyong pinagmula ng galit sa inyo ni President Oscar? Matagal na naming alam ang ugali ni President Hidalgo. Ayaw nga lang naming isapubliko ito dahil umaasa kaming baka sakaling magbago siya. Pero hindi nangyari. At sisipa, ayaw namin gamitin yung makasabihin porque eleksyon na naninira kami. Pero ang totoo niyan, President Hidalgo is a deeply troubled person with temper issues. Mr. Secretary, meron pa ho ba kayong gustong sabihin para sa ating mga manonood? Magtatanong lang sana ako sa mga supporters ng mag-asawang si Oscar at Lily Hidalgo. Sigurado ba kayong sila nga ang gusto ninyong mamuno sa ating bansa? Makikita nyo naman sa video kung ano ang kayang gawin ng presidente. Ganong klase po bang opisyalis ang gusto ninyo? Ako na po mismo ang magsasabi sa inyo. Kung si Lily Hidalgo ang mananalo bilang pangulo sa darating na eleksyon, mananatili siya sa anino ni Oscar Hidalgo. Sila ang mamumuno. Pero si Oscar ang masusunod. Isang sanggano ang mamumuno sa ating bansa. Yan po ba talaga ang gusto ninyo? Tama ang desisyon kong makipag-aliansa kay Arturo bilang running mate ko. Nababalanse ng kanyang natural na pakikitungo sa tao. Ang matapang na imahe ko. Isang tamang timpla na magpapanalo sa amin sa eleksyon na ito. Pero hindi ko pa rin dapat kalimutan na tuso itong si Arturo. Walang sinasanto at nanunuwag ng kahit na sino. At alam kong yan din ang iniisip niya tungkol sa akin dahil pareho lang kami. Mr. President, maari niyo bang idetalye kung ano ang nangyari kung bakit nagsuntukan kayo ni former Secretary Padua? Totoo. Sinunto ko si Arturo. Gago siya eh. Presidente ako. Kaya dapat igalang niya ako. Alam mo ba kung ano talaga ang ginawa ni Arturo Padua? Pinagbantaan niya ako. Kaya pinagtanggol ko ang pinakamamahal ko. At ang bayan. Art, napanood ko. Job well done. Congratulations. Thank you. Thank you very much. Ngayon, talagang napapag-isip na natin ang mandatong hul sa tunay na ugali ni Lily at ni Oscar Hidalgo. Sa pagkakabaon ko sa kanila, baka hindi na sila makaahon dyan. Sana nga bumaon na sa lupa yung dalawang hayop na yan na wala ng balakid sa daan natin. Sarap ng pakiramdam pag wala ng Mariano at Lily na nagpapasakit ng ulo. I don't think there'll be our problem from now on, President Renato Hipolito. I'm really hoping so. This is Vice President Arturo Padua. Yes. Bakit? Ano? Renato Hipolito at Arturo Padua. Upos na ang pasensya ko sa inyo. Pinalalayas ko na kayo sa palasyo. Bilang presidente, kailangan ko linisin ang bakuran ko sa mga basura at mga taong patapon na makakasira sa administrasyon ko. Pinayagan ko kayo na manatili sa palasyo dahil naniniwala ako na kailangan isantabi ko muna ang politika for good governance. Dahil nangako kayo na maaayos ninyo ang transition of office sa mga taong papalit sa inyo. Pero anong ginawa ninyo? Winalangyan nyo kami. Ginamit ninyo ang palasyo para isulong ang kandidatura ninyo. Anong klase mga tao kayo? Hindi na kayo nahiya?
This is exactly what I'm telling you, Art. See? I told you. Dahil sa nangyari, ngayon iniipit nila tayo, Art. At sinigurado nila na masabi sa buong bayan na umalis na tayo dito sa palasyo. Well, valid ang pagpapaalis niya sa atin. Magtatanong kasi ang taong bayan eh, kung ano pa ang ginagawa natin dito sa palasyo samantalang supposed to be resigned na tayo. Pero hindi ako papayag na mapatalsik ako ng isang pulpul at peking presidente mula dito sa palasyo, Art! Pero naaayon sa batas ang ginawa ng pulpul na yan. I'd want to stay on, pero magmumukha naman tayong gahaman sa kapangyarihan kapag ka nanatili tayo rito. And makakasira pa yan sa pag-asa nating manalo sa eleksyon. Pero tayo ang batas, Art! Pinabali natin ang batas ayon sa gusto natin at kailangan natin. At kung yung hayop din lang na Mariano na yan, ang sasagabal at babara para makuha ko ang kapangyarihan na to, sisiguraduhin ko sa'yo hindi ako magdadalawang isip para patayin yan.